Hey, what's up guys? It's me, Marky Manzano. That's M-A-R-K-Y, not I. And welcome back to my channel! Yes. Opo, hindi po kayo nagkakamali. Ang inyong lingkod, Marky Manzano po, ay nagbabalik dito sa YouTube world. But before that, ito pong video na ito ay hindi ko po siya i-edit. Tuloy-tuloy lang po ang pag-video. Hindi ko po siya i-edit. Kasi ngayon ko po i-explain kung bakit po ako nawala sa pagbibideo, kung bakit po hindi ako naging consistent sa pagbibideo. Pero maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin, ng sumusuporta pa rin po sa akin hanggang ngayon. Dahil ang channel po natin ay monetized na! Yes. Opo, monetized na po ang ating YouTube channel. Dahil po sa inyo yan. Ito pong milestone na to ay alay ko po para sa inyo dahil hindi po ako makakarating dito kung kayo po ay wala. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at hanggang ngayon patuloy pa din pong sumusuporta sa akin. Ako man po ngayon ay mag-isa, dati po madami kami, pero ngayon pinagpapatuloy ko pa din po yung pangarap namin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Handog ko itong milestone na to para sa inyo. Syempre, para sa mga hindi nakakaalam at sa mga nakakaalam na, ang YouTube channel ko ay, ang pangalan niya po dati ay Mark Gagabuan, which is my true name. Dahil ang true name ko po ay Mark Nilfred M. Gagabuan. At pinangalan ko lang po siyang Mark Gagabuan kasi wala lang, parang naggawa-gawa lang po ako ng channel dito sa YouTube. Tapos hindi ko naman po alam na may mga ganong sistema na kailangan ng 1,000. Parang ano lang, memories lang, gawa-gawa video, upload. And then one time, kami po ng mga grupo ko, yung BARDENBEKIS nga po. Yun po, kami po ay gumawa ng YouTube channel. Gumawa po kami ng YouTube channel March 3, 2019. Pero ito pong channel ko ay ginawa ko po noong September 9. Actually, mali. Ang ginagawa po ng grupo namin ng BARDENBEKIS is March 3, 2020. Das yun, patuloy lang po ang pag-video namin. Almost naka 100 din po kaming video. Syempre po, para sa mga nakakaalam, kami po sa BARDENBEKIS ay 7. We have RONA, Angga, Flexi, Aura, ako, Kenneth at si Pagoy. Kami po yung nakikita nyo dati. Tapos syempre nga po nagka problema, hindi naman po maiiwasan sa pagkakaibigan niyo ng problema. Nawala po yung grupong BARDENBEKIS, pati na din po itong YouTube channel na to. Pero yun nga, nung nawala yung YouTube channel ay yung dinelete yung mga videos, tapos ang mga videos ko na lang yung natira. Actually, ano kami, masyado kaming frustrated na makuha agad yung requirements kasi nga 'di ba 1,000 subscribers tapos 4,000 watch hour ang kailangan. Actually, nakaano na kami noon, naka 2,000 plus watch hours na. Tapos nagka problema yun na. Tapos nung na-delete lahat ng ano ng video namin, naging 111 na lang siya. And then syempre pinagpatuloy ko pa rin pero hindi ako ganun ka-consistent talaga na mag-video kasi nga may problema, ganyan. And then one time, nag-offer yung kaibigan ko, si Angelo Chico. Ang ginawa namin is pinalitan yung pangalan ng AM Duo kasi Angelo tsaka Marky. Tapos yun na. Nakagawa kami ng intro, na-upload namin yung intro kaso hindi pa din ulit natuloy. Aaminin ko, kasalanan ko kasi nga naging tamad ako, naging na inisip ko kung paano mapupunan yung watch hours nga kasi nga yung 1,000 subscribers na hit na namin almost 1,500 na kami noon or 2,000 na kami noon. Tapos yun, ang nangyari, hindi din talaga natuloy. Tapos siguro napagtanto ko na kailangan kong i-push yung sarili ko kasi nga pangarap namin to na ma-monetize, ganyan. Tapos, yun, nung hindi na naman okay,
pinalitan na naman yung pangalan, pero ang pinalit ko na lang po ay Marky Manzano. Tapos yun, tuloy-tuloy na lang din po yung pag-video, pero hindi po siya ganun ka-consistent. Nag-upload po ako every, sa one week, siguro mga tatlo, apat, ganyan. Tapos, sa sobrang kagustuhan ko na makuha yung 4,000 watch hours, nag-upload ako ng mga hindi ko content. Kumbaga, kunyari, kukuha ka ng ID, kukuha ka ng mga video or pictures, tapos gagawa ka ng kwento kung anong sistema yung nangyayari, kunyari sa mga artista, sa ganyan, para mag-viral. Which is, yun ang kamalian ko. Ang nangyari, na-report yung account ko, nagkaroon siya ng copyright strike. Kasi yung copyright strike po, yun yung pinakamatindi. Kailangan po, kahit copyright claim lang, pwede mo namang maano. Eh, yung copyright strike. Bago siya mawala, 90 days. 90 days yung kailangan, bago, almost 3 months yun. So, ang nangyari, syempre nag-upload na ako. Tumaas yung watch hours ko nun. Tumaas agad nung siguro mga ano, nasa 30 yung na-upload ko na hindi ko content. Tapos ngayon, tumaas na siya, nag-ano siya, almost 3,000 watch hours na siya noon. Syempre masaya ako. Ang kinalungkot ko, yung na-report yung account ko ng dalawang beses. Dalawang beses siya. It's June 19 and June 22. June 22 po yung expired nung ano ko, nung dalawa kong report. Kala ko nga, tatlo na yung tatlo na ulit yung magiging ano ko, copyright strike ko. Ang ginawa ko, dinilit ko lahat. Hinide ko muna, pre-nibate ko muna. Tapos, nung nag-pre-nibate ko, syempre umurong ulit yung watch hours. Naging 1,200 na lang. Tapos, yun, simula nung napagtanto ko na dapat pala hindi na ako kumukuha ng mga ibang content sa ibang ano, sa ibang mga YouTube, ganyan. Tapos, ngayon, ang ginawa ko na lang is nag-live-live na lang ako kahit hindi ako ganun kagaling mag-live kasi nga, nanonood pa ako ng mga ano, nanonood din ako sa ibang channel ng kung anong dapat mong gawin para kahit hindi ka consistent, eh, meron kang upload. So, ang ginawa ko, nag-live-live lang ako kahit makalat yung live. Kasi sabi nga ni Ate Jocelle, doon sa napanood ko, okay lang na magsimula ka ng makalat kasi hindi mo pa naman gamay yung niche mo. Kung ano yung dapat mong gawin. Katulad siya, YouTube tips, ganyan, yung mga makeup, ganun katulad ni Leticia, di ba? Ako hindi ko talaga alam yung niche ko, so pwede naman kahit lifestyle, ganun. Pero ang ginawa ko, para mapunan ko yung ibang watch hours, para mas tumaas, nag-live po ako ng nag-live, then sumali po ako sa mga groups na yung watch to watch. Syempre, akin po, hindi ko naman po tinatanggi na sumasali po ako sa mga ganun kasi dun, ganun din po yung system namin dati para po talaga tumaas. Sumalako sa watch to watch, BLS, ganyan-ganyan. Pero tinigil ko na po nung nagkaroon ako ng 3,000 watch hours. Tapos yun, antay-antay na lang. Then, eto na nga, nung July 17, na-monetize na po yung YouTube channel ko. And then, syempre, at the time na yon, in-apply ko agad. Ang hindi ko po alam, nagbago ng rules si YouTube, which is yung tatlong step or yung tatlong pagpipilian. Merong una doon is yung video verification, yun yung bibidyohan ka, yung may susundan ka kapag sinabi niyang tumingin ka sa kanan, titingin ka, ganun. Ibibidyo ka lang niya ng 30 seconds. Aabot siya ng 1 day. And then yung pangalawa is ID verification. Hindi ko siya pinili kasi wala pa akong government ID. Ang meron lang sa akin is yung barangay ID, hindi naman siya tatanggapin. Or yung third step is yung channel history. Yung channel history naman, it takes 2 months, depende pa sa video mo kung gaano kadami or may kalat o may ano.
So, nag-antay naman ako. Nag-antay ako ng July. Nag-antay ako kinabukasan kasi nga one day na. Ngayon, nung July 18, yun na, okay na. Mga 9:26 ng gabi, na-submit ko na okay na yung sa, di ba yung usual na third step, yung una yung program, yung partner program, tapos yung pangalawa yung Google AdSense, okay na ako. So yung pangatlo na lang, yung reviewal na lang kung tatanggapin ba talaga. And then the next day, July 19 ng 7:25 PM, nag-email na sa akin si YouTube na congratulations, you are partner with ano na nga, yun na nga. So, na-monetize na ako. Ang ginawa ko that night, inon ko na lahat ng YouTube, yun ng YouTube ads ko. Tapos, nagtanong-tanong ako sa mga tita ko, sa mga kaibigan ko kung ano dapat gawin. Para, kasi wala pa nga akong alam, tapos excited pa ako noon. So, yun po yung nangyari dun sa buong storya ng YouTube na to. Maraming pinagdaanan, sobrang dami ng pinagdaanan ng YouTube channel na to. Pero nananatili tayong matatag kasi nga, meron tayong pangarap. Hindi naman porkit sumali ka dito sa ano, ang hangad mo is pera. Siyempre, nandoon na tayo, kailangan mo ng pera. Pero para makatulong sa family, hindi lang sa family, sa sarili mo, para mag-grow, sa ibang tao na nangangailangan. Siyempre, yun yung dream namin. Kasi nga, nung Barden pa kami, nakakatulong na rin kami sa mga, ano, katulad yan, tinulungan namin yung mga homeless, nagbigay kami ng pagkain. Ako, gusto ko, makatulong din ako sa iba. Tsaka, makatulong din ako sa mga small YouTubers din na katulad ko, na wag tumigil na mangarap. Kasi, kung titigil ka sa pangarap mo, mawawala, mabak to zero ka lahat. Kaya kailangan kahit paunti-unti, step by step, yung pangarap mo, natutupad, okay lang, at least umuusad ka. At syempre sa pag-usad mo yun, makikita mo yung kinabukasan mo. Makukuha mo kung anong pangarap na gusto mo. Kaya sa ibang mga YouTubers dyan na kagaya ko, yung small YouTuber din, ako din naman small YouTuber pa lang din naman. Huwag tayong tumigil sa goal natin sa buhay. Kasi ito yung gusto natin, ito yung pinangarap natin. Actually, na-miss ko nga yung ganyan, yung mag-video ng talak-talak sa video. Kaya ngayon nga, nagbalik ulit ako kasi nga, monetize na tayo. Ang hirap naman na monetize ka na, tapos ngayon pa ulit maaano na hindi ka magtuloy-tuloy ng video. Wait lang, tinatawag ako. Wait lang, guys. Sorry guys, tinawag ko ni Mami. Kasi nga sabi ko, no edit na to. Kung i-edit ko pa, diba? Tinawag ako ni Mami, may binigay lang sa akin. So, back tayo dun sa topic natin. Yung katulad nating YouTuber nga, wag na nga tumigil mangarap. Kasi, dadating din tayo sa point na yung mga ina-idol natin, yung mga pinapanood natin sa YouTube, magiging ganun din tayo basta meron tayong pagsisikap. Mahirap. Sa ngayon nga ako, nag-iisip ako ng mga i-content ko. Syempre, mauulit yung ibang content sa mga, ano, sa mga napanood mo na. Pero ikaw naman, meron ka namang way kung paano mo siya i-video or ganyan. Step by step lang ako. Katulad ako, sa cellphone lang ako nag-video, sa cellphone lang din po ako nag-edit. Hindi po ako ganun kagaling mag-edit. Pero, may alam naman po ako kahit papano. Siyempre, paiba-iba ng edit, yung thumbnail din, paiba-iba din, ganyan. Pero, laban lang hanggang sa makuha natin kung ano yung gusto natin. Kaya, push lang po tayo ng push at
ako po ay nagpapasalamat sa inyo kasi simula pa lang po, sinuportahan nyo na po kami, sinuportahan nyo na po kahit nung dati pa yun sa Barden and AM hanggang ngayon, sinuportahan nyo po kami. Kaya maraming maraming salamat po. Lahat po ng makakamit ko dito sa YouTube channel ay dahil po sa inyo. At ibabalik ko po sa inyo yan anytime, any soon. Anytime, any soon. Ibabalik ko po sa inyo yung mga blessings na natatanggap ko soon. Dahil kapag meron kang pangarap, huwag kang tumigil. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po patatagalin itong video na to kasi nga no edit. Hindi ko na po siya i-edit. Kaya mag-subscribe po kayo sa channel ko and please huwag niyo pong skip yung ads para po makuha ko na rin po yung $10 na threshold na kailangan ni YouTube para po magka-Google Ads with Spin. Please huwag niyo pong skip yung ads. At syempre, mag-subscribe kayo sa aking channel. I-hit ang notification bell button para updated ka sa mga videos ko na i-upload. At syempre, i-follow nyo na din po ako. I-add and follow nyo rin po ako sa mga social media accounts ko na nandiyan dyan sa comment section. Tapos, yun. Palaganap po natin itong YouTube channel ko para po dumami na rin po yung subscribers ko. At sana po, bago magkatapos na ng July, maka 3,000 subscriber po tayo. O kaya, wait lang. Kailangan ko kasi naman yan. Maka 3,000 subscribers na po tayo. Tsaka, maabot na po natin yung $10 na pin and so on and so far. Pangako ko po, magsisipag po ako mag-video, magsisipag po akong pasayahin po kayo. At pangako ko po na lahat ng achievements ko dito sa YouTube ay ibabalik ko po sa inyo. Muli, this is me, Marky Manzano, and saying thank you to everyone and stay safe guys. Huwag po kayong lumabas ng walang face mask at face shield. And syempre ngayon po ay tag-ulan, magdala po kayo ng payong. Lahat po ay mag-ingat and love your friends, love your family. Maraming maraming salamat po. Thank you, Lord. Bye-bye!